naman, luluto natin yung pampalaman sa empanada. Okay? So, ang nandito po na inihanda ko ay ground chicken. It's 1 pound po yan, or kalahating kilo. Almost kalahating kilo. Isang itlog na pinuti. 260 grams na pasas, like raisins. Isang piraso po na slice ng cubes na potato, medium size po na onion, 2 cloves po ng bawang or 2 piraso ng bawang, 1 tablespoon po ng sugar, 1 chicken cube po, salt and pepper to taste po. Malambot-lambot na po, inahalo na po namin yung lean ground chicken. Lagay ko na po yung sugar tsaka yung chicken cube. Pan po, sabi nila kapag hinalo mo ng hilaw pa yung meat, magiging malansa. Pan po muna natin, balikan natin ulit. So, hinayaan muna po natin na natatakpan. We let it simmer for like 10 minutes. So, pag wala na po yung parang pink-pink na yan, so, parang halos hindi na siya malansa, lagay na natin yung pasas, the raisins, para po lumambot. Takpan ulit. Mga 5 minutes po siguro. Tapos po yung 10 minutes din po bago parang lumambot yung mga raisins natin. Dinagdagan ko po siya ng konting Hudson salt. 1 teaspoon po ng Hudson salt para lang po magkakit po ng ating lasa or flavoring para po ganyan. Yan ang talag ko. Esensya na po. Ako hindi naman ako talaga chef, no? Bahay lang po ito. Pwede na yung may bahay. Tapos idadagdag ko po yung itlog natin. Kala ko lang. Nakikita nyo na medyo minutes po, ganito na ang tsura.
muna yung itlog na nilagay natin. So ngayon, tikman po natin. Na rin nung dinagdag natin ng 1 teaspoon na hoisin sauce. So, hayaan pa po natin na maluto pa ng mga 5 minutes at pwede na natin palamigin at gagawin naman natin susunod yung pambalo. Kasi gagawa tayo ng mini empanada. Ito po ang breadcrumbs na nakuha ko sa mga tinapay na tumigas. So, hindi natin tinapon yon, ginrind ko, tapos ginawa ko ng breadcrumbs nga para pagpiprito tayo. Ito naman po ang egg natin na dip natin yung nakabalot na na empanada mamaya. Ito po yung ating palaman na niluto muna natin. Ito, ginagamit ko yung mason jar kasi nga wala akong rolling pin. Pitpitin natin. Talagang wala rin makuha na pangpitpet. Pwede rin ng kamay. Resourceful po tayo kailangan. Tayo po ay isang may bahay. So, kailangan alam po natin alagaan ng ating pamilya maging maparaan. Hindi kaila sabi nga namang matatanda, huwag namamatay ang koko. Sabihin, huwag nawawalan ng disposisyon sa buhay. Sa ganito pong ating krisis, kailangan po matatag tayo. So, isang kutsara po ang ilalagay natin na filling. Tapos, ihulma natin, ishape natin. Mini empanadas lang po ito kasi maliit lang yung bread na nabili ko. So, pwede natin idiin. Tapos, idiin nyo ng tinidor para magkaroon ng shape. Kapag maganda yung nabili nyo na bread, sabi ko nga sa inyo, nasa Arctic kami. So, kung ano po yung available, yun lang po ang binibili ni Pinay na nanay. Hindi po tayo nagiging maselan. So, tapos, pagkatapos po nito, iro-roll po natin dito. Make sure na covered po siya. Take out the excess. Kung mas maganda po, salain nyo yung ano nyo, yung egg, mas maganda yon. Tapos, make sure po na covered siya rin ng breadcrumbs. Estimate ko po magagawa nyo dun sa giniling na